Ima kagatus katuig nga kaluoy. Salamat Ginoo sa nimbinhi. Katuyuanan nga hatag sa amuntughan. Am kalugaringon namhalan. Dayuday tangkudug at sumapaton. Aadi andam kami Ginoo. Malakad kami sa lain-lain nga dapit. Ipapasangyawan ni mga pulong o ministeryo. Alam mo na ba ang paksa natin ngayon? Take note! At yan ang ating aalamin. Oh, ano pang iniintay ninyo mga kanot-not? Kuhanin na ninyo ang inyong mga panulat at papel. Dahil oras na naman para mag-take note. Dahil lamang ang may alam. Biyernes Santo, sa pasyon ng Panginoon. Bakit ba sa krus pinatay si Jesus? Take note, hindi ba kayo nagtataka kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng gamitin para patayin ang Kristo ay sa krus pa siya binitay? Pwede naman pugot-ulo, di ba? O kaya bitinin o pinagsasaksak? Bakit sa krus? Noong panahong yaon kasi, ang laganap na paraan ng pagbitay ay pugot-ulo at pagpapapako sa krus o pagpapako sa krus. Ang huli ay para sa mga alipin, magnanakaw, tulisan at mabababang uri ng mamamayan. Dito pinatay sa krus si Jesus sapagkat itinuring siyang alipin at magnanakaw. Nakakahiya ang maipako sa krus dahil bukod sa physical na pasakit nito ay meron itong mental suffering. Sa sobrang tindi ay may mga nauuna pang mamatay sa sobrang sama ng loob kaysa sa impeksyon at hirap sa paghinga. Ganito katindi ang dinanas ni Jesus para lang maipakamit sa lahat ang buhay na walang hanggan. Bukod pa dito ay may mga propesiya na sa lumang tipan na magiging marahas ang pagpatay sa kordero ng Diyos. At maging si Jesus mismo ay nagsabi na kailangan siya ay itaas gaya ng pagtataas ng ahas ni Moises sa isang tungkod o piraso ng kahoy. Sa pagtataas na ito, nabigyan ng kagalingan at kaligtasan ang lahat. Ngayon, alam mo na. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated sa mga susunod pa nating mga video. At kung nagustuhan mo ang video ng ito, ay huwag kalimutang mag-iwan ng mensahe sa comment box at don't forget to share!